Mga kasiret, ngayong araw isa, ituturo ko naman sa inyo kung paano magkabit ng sliding gate. Okay, let's get it out. Magkabit ng sliding gate, mga kasiret, so una-una i-consider natin yung itong pinaka-guide na gulong sa loob yan. Ito, kailangan sukatin natin yan, galing dito sa pader na yan hanggang dito sa pinaka-gilid ng gulong. Yan, ito. Tapos, huhulugan natin yan. Yan, nakahulog na yan, kanto na yan, makikita sa mga sa baba. Yan. Pag nakahulog na yan, para makuha natin yung kung paano naman i-align tong pinaka-rail track nya. Galing dito mga kasirit sa hulog na to, yung tansi na yan, nagsukat ako dito ng 2.5 cm papunta dito mga kasirit, papunta dyan. Para makuha natin yung gitna nitong itong pinaka gulong nya. Yan, itong gitla na yun mga kasirit. Yan. Tapos, pag nakuha na natin yan, saka na natin ngayon ilalagay itong pinaka rail track nya. Ito na yung 2.5, galing dito sa tansi na yan, sumuka tayo ng 2.5 cm. Ito na yan mga kasirit. Saka natin siya ngayon ipipix yung pinaka rail track nya. Bali, gumamit tayo dito ng 1 1/2 by 1/4 na angle bar. Yan. Tapos may mga nakabang na rin tayo na pagwiwildingan dyan. Yan. Bali, dyan na natin iwiwilding. Tapos, kailangan, bago natin ito i-fix, is kailangan is-libelado to. Yan. Naglagay tayo dito ng nibil. Kinuha natin yung nibil dito. Itong, kung makikita ito mga kasir, yung tansi na yan, nakanibil yan. Yan. Bali, sumukat na lang ako dito ng 10 cm galing sa tansi hanggang dito sa ibabaw ng pinaka rail track nya. Kasi pag pinatong natin yung gulong nito mga kasirit to, galing dito sa ibabaw na itong rail track hanggang dito is 9.5 cm yan. Yan, 9.5 cm. Ang taas ng gate natin is 1.75 cm. Eksakto ito mga kasirit, hanggang doon sa taas. Ito na mga kasirit. Yan, may marker tayo yan, hindi lang masyadong makita. Pababa doon hanggang dito sa ibabaw nito mga kasirit is 1.75. Yan, ikukonsideran natin yan sa layout ng sliding gate para hindi tayo magkamali. Dapat guys, magaling tayo sa sukat-sukat. Yan. Ito mga kasirit, bali itong kung makikita nyo ito, dating nakabang nito mga kasirit, bago kami nagbuhos is nakalagay na ito doon sa tie beam. Bali, binender ko na lang pupunta yan, tapos i-wielding yung kabilaan para hindi gumalaw yung rail track pag gumana na yung motor. Yan. Yan, bali, samahan nyo kami, i-wielding ko pa mga kasirit handa doon. Hanggang dito pa lang kasi yung na-wielding ko. I-wielding ko doon, tapos mamaya is yung pag kabit ng gulong, pagpatayo, kung paano. Okay, let's get it on. Natin yan doon sa gate. Okay, let's get it on. Ngayon mga kasirit is nakabit na rin, kakabit na natin, so natapos na lang. Bali, magsusukat lang tayo dito na so 4 inches ito mga kasirit or 10 cm. Yan. Pwede rin kayong kahit anong sukat ilagay ko dito. Depende sa gusto nyong sukat. Sa akin isa mas preferred ko yung dito. So, 10 cm galing sa gilid. Kailangan natin ng
sa eskwala. Yan. Eskwalahan lang natin itong tumakasir para maging diretso yung itong gulong, hindi siya tumabini. Dapat is naka-align siya para diretso sa doon sa rail track. Hindi siya i-eskwalahan lang natin, nilalakot lang natin dito, tapos isilipin natin ito kung bumibit siya. Nakabitan na natin mga kasirt ng gulong. Yan. Bali, doon sa kabila is nakabitan na rin natin. Yan, tapos na rin mga kasirt. Secondary post dito yung pagkakabitan ng roller guide. Ito mga kasira ito yung pinapotol the bird. Yan, naputol na mga kasira. Tapos yun naman ang susunod na ipo 45 degree. Yan. Ito mga kasira para maikabit yung ito, para maikabit yung pinakapost din yan. Get back. Thank you.
Kasirit, bali yun, yung kaganapan na i-install na natin yung sliding gate. Yeah. At tabayan na nyo bukas yung pagkabit namin ng kanya, motor. Dito ko siya mga kasirit, iboy kakabit bukas. Yung may abang na to. Tapos kabit natin yung kwa dito, gear. Tapos, atin na. Gagana na siya. Yan siya mga kasirit. Napakagaan. Napakagaan ito lang. Okay. Okay, may siya naka-place. Hanggang dyan na lang mga kasirit. Makasip TV sabing never say goodbye because tomorrow is another vlog. Bye-bye! You!